Hello, magandang araw mga bro. Eto, may gagawin tayo ngayong Sony na CRT-TV. Bali ito, wala siyang picture tube ngayon. Sira na yung dati niyang picture tube. Mahina na yung ano, emission. Kaya tinanggal ko na. Bali, matagal to na na-stock mga bro. Kaya nung kahapon nilabhan ko tong mainboard niya kasi sobrang dumi na. Dami ng alikabok at saka sobrang dumi kaya ito malinis na siya. Bali ang model ng TV na to mga bro ay ano, yung GDR1. May pagkukunan tayo diyan na ano, ganito din, nawala ng motherboard, ano siya, GSR1, pero parehas lang din. Pero itong board na to, wala siyang flyback. Yan, wala siyang flyback. Ang number ng flyback nito mga bro ay ano, yung 8-598-811, yung kulay gray. Parehas din yung 8-598-960, yung kulay black. Yun yung ginagamit ng mga model na to. GDR1, GSR1. Pero ang ilalagay natin dito mga bro ay yung hindi na yung dati. Meron ako dito yung mas old model na board ng Sony na 21 inches. Ito naman yung BMR1 mga bro. BMR1. Ito. Mapapansin nyo mas malaki yung flyback nya. Ang number ng flyback nito ay ito, meron pa 1-439-530. Ang supply na ginamit dito sa yung sa vertical ay 24 volts samantalang yung GDR1 ay split type positive negative 13. Pero itong FBT na ito mga bro ay meron na siyang nakaabang na ano. Meron din siyang nakaabang na negative supply. Kaya okay lang kung ito na din yung gamitin natin. Okay, lalagyan ko muna ng ano. Picture tube ito mga bro. Ito mga bro, bali nailagay na natin yung picture tube. Babaklasin ko muna tong FBT na ito, tong Luma. Ito yung board ng BMR1. Ito mga bro, tanggal na natin. Ito, titingnan nyo yung number. Yan. Ito na yung ilalagay natin. 1-439-530. Yung number niyang dati ay ano, 8-598-960 o kaya 811. Okay mga bro, lalagyan na natin ito. Mga bro, lalagyan natin. Ito. Ginawa ko to noon. Yung mga nilagyan ko ng ganito, oh, wala namang bumalik kasi mas matibay talaga tong mas lumang FBT ng ano, lumang FBT ng Sony. Ayan, kung titingnan natin yung data niya. Okay, ito yung collector B+, 200 volts. Ano. Tapos heater. Yan. Heater. Ayan, heater ground. Yan. Ground, tapos itong susunod ay negative. Negative na 'yan. Yung flyback na nilagay natin, meron siyang supply ng negative mga bro. Kaya okay lang. Yan o.
yung papuntang vertical section. Mas mataas nga lang ang ano nito eh. So, tingin ko nasa 15 volts. Pero okay lang din. Tapos yung susunod ground. Ground na yan. Tapos yung susunod ay 15 volts na yan, positive. Pupunta din sa vertical section. Tapos yung susunod ay ano na yan, not connected na yan. Wala na tong connection. Pero dun sa pinagtanggalan natin, ito, ito yung 24 volts. Yan o, 27. Pero wala tong connection mga bro, kaya yung yung original na flyback nito, hindi siya pwedeng ilagay doon sa BMR1, doon sa luma. Kasi wala siyang 24 volts. Samantalang yung galing sa BMR1 na FBT, yung nilagay na natin dito, split type yung power supply nitong vertical section nito. Gumamit siya ng positive, negative 13 volts. Kaya meron nam available naman siya dito sa FBT na luma. Kaya okay lang. Okay mga bro, yan, nailagay na natin yung nahihinang ko na. Tapos, ito, mag-voltage checking tayo. Ito, dahil di pa tayo nag-dadagdag ng timing capacitor dyan. Mataas pang voltahin ito. Susukatin natin yung 200 volts nya. Lagpas yun. Lagpas ang masusukat natin. Eh, susukatin natin. Eh, ano na, sasaksak ko na. Ayan mga bro. Ayan o. May sumisirit pa doon sa taas. Okay. Sukat dito tayo sa may CRT. Ito may dito tayo sa supply, sa CRT board. Yung 200 volts. Yung 209. Tingnan natin kung may ano siya. Ayan o. Mataas yung voltage niya mga bro. Ayan. Papansin mo, may itim pa sa taas at saka sa baba. Yung sa baba, pinakababa niya, yan o. Papababain natin yung ano niyan, yung voltage. Tagalin muna natin, saka. Usually, magandang ilagay dito pag nasa mga 209, yung 200 volts kanina, kahit mga ano 2 nano 2 to 3 nano. Okay mga bro, maghahanap tayo dyan ng lalagay natin. Pus ko muna ito mga bro, bali wala akong nahanap na mga ganon. Ito na lang gagawin natin, bali nag series ako ng ito yung isa ay 6 nano, 602, 1 by 1, 1.6 kb at saka 632. Ito, bali ang labas na nito, pag naka-series yan, magiging 3, ay ano na lang yan, magiging 3 nano. Mga 3.1, ganun. Ito muna yung lalagay natin, bali lalagay natin dyan, paparallel na lang natin dyan sa may timing capacitor dyan. Ang ibang tawag pala nito ay snubber capacitor. Pero sa akin, mas nakasanayan ko na kasing tawagin siyang timing capacitor. Kasi, yun yung nasa libro ko. Pero ang mas popular na tawag dito ay snubber. Okay mga bro, lalagay lang natin dyan sa may... Ipaparalal lang natin dyan sa... Napapakita ko sa inyo. Paralel lang natin yun yung snubber capacitor nya, yung isa na yun. Ang value nyan ay 123 by 1.2 kb, ano yan, 12 nano mga bro, 12 nano yun, yung mas maliit na yun. Dun natin siya ipaparalel. Okay mga bro, ihinang ko muna. Ayun mga bro, may lagay na natin. Ayun siya. May magkasya pa naman siya. Yan. Bali,
excuse me. Ang epekto sa picture nito mga bro ngayon, nilagay na natin yung capacitor na yan. Yung 209 kanina na voltage dun sa video, nasukat natin, ano yan, mababawasan, baka below 200 volts na ngayon. At saka yung itim sa taas at saka baba na konti lang din, eh, mawawala na yun. Mababanat na yung picture niya. Kung sobrang banat, mag-a-adjust na lang tayo sa service mode. Okay, ito, eh, sasaksak ko na mga bro. Ayan, nag-switch na yung TV. Mag-voltage check tayo dito sa may sakit ng 200 volts. 200 volts pa rin, pero sakto na siya. Hindi yung, hindi yung kanina na almost 210. Tapos, yung sumisirit, meron pa, pero halos di mo na siya marinig. Ayun na siya, oh. Nabanat na siya. Wala na yung itim doon. Kanina. Saka dito sa baba, na mga half inch. Yan, wala na. Try natin lagyan ng ano, antena. Ito yun mga bro. Ulit mo kung sino suway ha. Yan. Meron pang konting ano mga bro. I-adjust pa natin ng konti yung pabayaan ko na lang siya. Vertical size niya. Huling beses mo tutulungan yung pamilyang yan ha. Kasi may konti pang itim doon. Hindi naman na masyadong halata pero kailangan pa nating banatin ng konti. Yan. Yan, meron pa ng konting lumalabas doon. Oh. Gusto mo malaman kung bakit? Noy, gusto mo malaman? Turo ko kung paano i-open yung service mode nito mga bro. Okay, yan mga bro. Sa bagay, konting ano lang, konting adjust na lang. Kasi may nakikita pa tayong konting itim dyan sa taas. Meron pa. Okay. Ito ang gagamitin na natin ay universal. Papasokin natin yung service mode niya. Dati-dati, itong service mode ng Sony, matagal din na naging secret ito hanggang sa lumabas din. Lumabas din sa Google pero hindi naman nilagay kung paano siya i-save. Na-open lang pero na matagal din naging secret kung paano siya i-save. Okay yan mga bro, bali ang service mode nito ayon, naka-standby muna siya. Tapos pipindutin natin yung display 5 volume plus saka power. Pag nag-open na yan, kasabay na din yung service mode. Ayan, lumabas na yung service mode. Ito yung scroll natin, 1 at saka 4 yung scroll. Yan, lumilipat yung ano niya. Pag nag change naman tayo ng value, 3 at saka 6. Okay, punta tayo dun sa scroll natin at punta tayo sa vertical size. Yan o, B, vertical size, naka 2E siya. Tapos pag mag-change tayo ng value, yan, naka 2F. Bali, yan, okay na yung ano natin, 30, kahit na isa pa. Bali, up ito, down. Yan, okay na yan, 32. Tapos, pag isa-save natin,
muting at saka zero. Tanggalin ko yung saksakan tapos testing natin. Tingnan natin kung nag-save nga. Okay, yan na. Okay na mga bro. Yan o. Wala na yung at yun sa baba. Wala na. Natin sa ibang channel. Ayan, okay na. Thank you.